Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer, at kasama na rin po lahat ng mga OFW. Nandito po ako sa labas ng motor pool at mamimili po kami ng mga pyesa ng mga heavy equipment. At inatasan po ako ng amo ko na sumama muna sa pamimili para ma-confirm yung mga bibilhin ng mga pyesa. Ito na po yung tindahan na binibilhan namin ng mga pyesa. Bali, ito po yung sentro ng Iriga City kung saan po kami namimili. Ayan na po, tapos na kami namimili. Babalik na po kami ng motor pool. Actually po, yung mga dump truck na siservisan ko, napunan ko na po ng mga detalye kung anong mga sira ng mga sasakyan nila sa bawat driver. Kaya nakapag-prepare naman ako ng mga dapat gamitin, kung ano ang dapat bibilhin. At nung nai-report ko sa amo ko, ayun nga po, bali nagawa siya ng mga listahan at pinasama ko sa pamimili para mas makita ko yung mga bibili ng mga pyesa. Ito po yung pinakasentro ng Iriga ngayon. Nandito po kami. Kasagsagan na nata-traffic. Po kami sa papauwi na po ng motor pool. Tapos na po nakapamili ng mga pyesa. At pagkatapos po nito, balik na po ako sa duty ko kung saan yung mga dump truck na may problema, isa-isahin ko na silang gagawin. Kasi ang mga dump truck po na yun, kararating lang po nila kahapon mula sa biyahe. Naghauling sila ng mga karbon na galing ng pier, sa galing po ng Sursugon, at dadalhin po sa Albay Kamali para gagawin siyang simento. So sa bawat dump truck po ay hindi talaga maiwasan na mayroong nasisiraan sa mga electrical system, mechanical system, at saka yung mga body repair na rin po. At ang pinaka major po ay yung mga tire. Talagang halos mabiyak po yung mga gulong pag uuwian na dito ng dump truck na galing ng biyahe. Ganun po ka tensyon ng mga dump truck pag galing ng biyahe. Kaya kung hindi po talaga naalagaan ng maayos, talagang madali pong masira ang mga sasakyan. Dito na po kami sa motor pool, kung saan po yung mga
dump truck na mga gagawin ko. Nandito na. Enzo, pababara mo na ka din diesel. Ito na po yung mga dump truck na gagawin ko. Naghihintay na po sa akin. At ito naman po yung mga backhoe. At ayun pa po. Ayan po yung mga ginagawa ko lahat ng mga sasakyan. Ito na po yung mga nabili kong mga gamit para sa mga equipment at dump truck. May brake fluid, may auto valve, at may battery distilled water na pang top up po sa mga battery. Kasi once po na ibinyahe yung mga dump truck, buong isang linggo po tuloy-tuloy po yung biyahe nila, siyempre iinit po yung battery, so mag-evaporate po yung tubig ng battery, so bababa po yung level. Kailangan po yan ng top up para wag masira yung mga plate. Ayan po yung mga naka-schedule ko na gagawin ng mga dump truck. Ito po, mga naka-ready na po sila. Ayan po, bali halos 3 araw ko po itong gagawin kasi bawat isa po nito mayroong iba't ibang klaseng problema. So itong mga driver naman po, kanya-kanya di po silang schedule ng paglilinis para huwag tumigas yung mga simento na mga dumikit. Ayan po. Sa bawat driver po, kanya-kanya din sila linis. Kasi pag napabayaan po, yung mga kinalga nilang panghalo sa simento, titigas po yan, parang mga ano rin, parang mga hinalo rin na simento na grabe po ang tigas din. So ayan po yung ginagamit nilang pang spray na motor. Ang diskarte ko nga po pala ng mga paggawa ko rito sa mga trabaho ko, kung alin po yung mga madalian, yung po yung inuuna ko, at yung mga may hirap po ng mga problema, kailangan ko pong i-diagnose mga pangmatagalan, so ihinuhuli ko po yon. Yun po yung mga ginagawa ko para hindi po ako na tatambakan ng trabaho. Kasi kung uunahin ko po yung mga pahirapan ng trabaho, wala po akong masyadong matatapos kasi pupokus po ako sa mga may hirap. Eh, mahirap pong gawin yun. Bali, may stock po ako dun sa isang sasakyan lang, samantala kung mga madalian, agad ko pong matatapos yung trabaho sa mga madalian. So yung mga pangmatagalan, doon na lang po ako gagawa sa bandang huli na focus na lang po ako doon sa mga pahirapan na trabaho. At ito naman po yung mga gulong po na ginagamit nila. Ganito po yung itsura ng mga gulong pag uwi nila galing ng biyahe.
So ang gagawa naman po nito, yung tireman po na pagtutulungan ng mga driver. So ganyan po ka-tindi ang karsada na dinadaanan nila. Talagang wasak na wasak po yung mga gulong. Grabe po ang pagkatuklap. Natutuklap po talaga sila ng ano, matindi. Matindi po ang pagkasira. Tingnan niyo po yung itsura. Ba't ibang klase nga sira po ang mga dump truck pagdating po ng motor pool. At bago naman po babiyahe ulit to, kailangan po kondisyon kaagad. Gagawin po kaagad namin yan para makakabiyahe ulit. Kaya yung pyesa po, kailangan updated din ang supply kaagad. So, tingnan niyo po yung mga ano, rosin ng ano. Ayan po, talagang nabidi ako. Para sa support po yan ng ano, nitong ulo ng dump truck para huwag kakalog-kalog. Marami po, maraming klaseng sira po itong mga ano na to. So hanggang dito lang po muna tayo sa pag-inspeksyon ng mga sira ng mga dump truck. Wala pa po tayong gagawin muna at nag-prepare lang din po muna kami ng mga pyesa para pag so, wala po muna tayong gagawin kundi puro visual inspection lang po muna at confirmation sa mga complaint ng mga driver. So iniisa-isa ko po silang bini-visual inspection kaya wala po akong gagawin muna. So mag-iwan din po kayo ng bakas sa mga video ko po na viewer na nanonood, mga kapwa ko mga vlogger, para alam ko po para na kung sakaling hindi na po ako busy, isa-isa ko po kayong babalikan. Pero tuloy-tuloy lang po natin yung video natin para hindi po tayo na tatambay at hindi po tayo nawawalan ng mga papanoorin na mga video. Kaya tuloy lang po ang video ko. So inspection lang po muna tayo at wala po tayong gagawin. Sa mga sumusubaybay po sa mga video ko, mag-iwan lang po kayo ng bakas para babalikan ko rin kayo pag sakaling hindi na po ako busy. So hanggang dito na lang po ang video kong ito. Sa ngayon po ay yung iba po hindi ko pa sila na babalikan.
Dahil nagdatingan nga po yung mga customer ko ng mga dump truck. At pag hindi na po ako busy, isa-isa ko po kayong babalikan. Para kayo naman po yung isa-isa kong susubaybayan sa mga video nyo. So, maraming salamat na lang po. At please